Very interesting na pag-usapan natin to ngayon kasi nga, nag-group study nga ba si Lance? At bakit gano'n na nga lang ba yung galit ni Justin? At para masagot yung mga katanungan na yan, eh siyempre invite muna natin yung special guest natin. Special guest! Hindi naman special guest, pero yung partner in crime ko dito sa ano sa movie natin. Teka, search lang natin siya. Ayan. George, let's go. Sapa. George. My gosh. Hi, first time. Okay. So disclaimer lamang po mga kaibigan, si Julia Montes Jr. po ay hindi masyadong techy. Pero alam nyo, share ko na muna, Jules, ha? Ako muna mag-share. Gusto kong malaman muna. Nila ko sa buhay ko ngayon. Siguro sa dami ko pong nakatrabaho and sa dami ko na naging projects, to si Julia Montes Jr. Talaga namang remarkable dahil hindi lang siya napakahusay na actress. Mas lamang sa akin yung pagkatao niya. Kaya opportunity na makilala na even nga makatrabaho, yung trabaho kasi Jules, bonus na sa akin. Grabe naman. Kasi yung mga at yung mga na pag-usapan namin sa journey na to, syempre kasama si Direk Irene. Sobrang fulfilling siya in all aspects sa trabaho at sa buhay. I guess Jules, yun yung pinakabao natin, no. Kamusta ka naman muna? Ha? Grabe. Ka naman? Alam mo, first time talaga, tandaan ko na first time sa iyo, ah, ikaw. Let's go. Grabe. Sabi ko kanina bago mag-start, paano? Teka lang. May lumalabas, Adin invites you to try something. Ganyan. So, oh my gosh, eto na. Grabe. Teki na ako. Guys, hello po. Officially po ngayon ay bagets na po ako. Marunong na po ako mag-live. And then, bukod dun sa sinabi mo na grabe, sobrang, siguro ito yung first project na sobra akong na-enjoy and ang daming learnings. And yung bit-bit na after nung work, eh, alam mong meron ka mga kaibigan at isa ka na doon, grabe. Wait, parang, let's go. Totoo, yung biruan natin na si Alden yun eh. Totoo talaga, in fairness, alam ko na po sa mga may nag-iidolo po kay Alden kung bakit po ninyo idol si Alden. Talaga naman pong deserving, sobra naman talaga ang bait ng taong to. Saka talented, grabe. Hindi kami nahirapan sa mga eksena, pagka-eksena tong taong to. Eh kasi nga, mapagbigay ka rin, kaya hindi talaga ako nahirapan din. Kahit na si Mama Tin dito ay ubo ng ubo. Kaya pa ba, Ma? Kaya... hindi naman naririnig. Sabi, kaya pa ba, Mama Tin? So ano, gusto mo ba, Jules, batiin mo na natin yung mga audience natin ngayon. Sabi, ayun, nasabi ni Hids Alcantara, Julia, super idol. Grabe nga yan, tama lang po na idolohin niyo si Julia. JSBL, no. Yes, Miss Julia, sobrang love namin si Alden. Oh, panis, let's go, shoutout kay Pat Pleno. Ayan si Pat Pleno, anya. Ikaw, Jules, parang mo dito kang batiin dyan. Si Aris.bland ba to? Hi from Dubai. Wow, hello po. Dubai, ang layo. Yes. And, naninibago ko. Lumalabas yung edad ko yata dito sa pagbabasa. Nalilita na nga rin ako doon sa mga letra. Bali, si Lee Yung 161. Hi, Alden. Good evening. Oy, hi daw, Alden. Good shout naman po. Shout out daw kay Arian Chan. Hello guys, good evening everybody. Uy, Jules, sabi ni Joe Prendon, Julden. Let's go. Julden. Uy, si Kuya Gabi, Kuya Gabi Eigenman, watching all the way from QC. Hi Kuya Gabi. Hi po. Hi Kuya Gabi. Hello. Ayan, sabi ni Pat, anyan. So, ako Jules, parang, bigyan natin sila ng ano, parang konting patikim dun sa nakita nilang eksena. Kung ikaw, as an audience, from an audience point of view, paano mo siya i-take? Paano mo siya iintindi? Paano? Kung paano ko i-take as a person yung group study mo? Hindi.
Grabe nga naman yung group character study. Kahit, oo, kasi group study din ang ilan mo eh. Kanina ka pa. Kanina ka pa din. Pero yan, ikaw, as a, parang as a viewer, paano, ano yung dating sa'yo nung scene drop natin kanina? Actually, nung napanood ko, kinilibutan ako eh. Hindi dahil sa tayong dalawa yun ah. Pero yung thought kasi na I can't imagine if you're the person mismo na nandun sa sitwasyon na parang you know your partner but you don't want to blame also kasi parang wala ka namang hawak na ebidensya pero kilala mo kasi yung partner mo eh. So parang at the end of the day, alam mong may something. So yung group study parang ano ba, magdadahilan ka na ng mali pa? Parang gano'n. Wala na bang ibang dahilan? Oh, I mean, oh, kasi oh. I-real talk na rin natin, Jules, kumbaga, sa magkarelasyon lately. I mean, you can think of all the excuses you can think of. But at the end of the day, yung pakiramdam eh, yung gut feel mo, no? Parang yun yung medyo off doon. Ako, I can say, di ba, misa may sinasabi sila, ang babae daw, malakas ang gut feel. Yes. Pwedeng totoo yun na, pero sometimes, siguro hindi lang sa babae, kayo rin lalaki. Kasi hindi, aminin naman natin, hindi naman laging puro lalaki lang. May tendency rin naman kaming mga girls. Oo naman, huwag naman, ko na, puro, huwag naman puro kanilang ang madama, kayo naman. Oo, parang ang sinabi ko lang naman doon, yung parang pagkilala mo kasi yung partner mo, simpleng tingin pa lang yan, simpleng hinga pa lang yan, pag sumasagot, alam mo nang totoo o hindi, kasi kilalang kilala mo na yung partner mo. So, yung eksena ngayon, di ko talaga, actually ako, maski nung sinushoot natin yun, hindi ako makarecover, alam mo yan, habang sinushoot natin yun. Actually. At pwede ba natin yun i-share sa kanila na first day of shooting po namin yun? Opo, yung scene drop na napanood po ninyo ay grabe. Yes. Unang araw po yun, so talagang hindi nyo naman siguro na-feel na nagkakapaan pa kami dalawa ni Alden doon. Siguro parang ako, diba Jules, sabi mo sa akin nung shoot natin yun na parang it helped in a way na parang uneasy tayo sa isa't isa because parang yun yung objective ng eksena, di ba? Parang nakatulong na, oo, nag-meet na tayo, nagka-banding na tayo bago tayo mag-shooting, pero tas nagka-script reading na rin and workshops, pero iba pa rin talaga yung nandun na tayo sa workplace. And parang ganun, parang as sensitive actors as we are, and of course with the guidance of Direk Irene during that time, yung moment na yun, we used it to our advantage para mapaganda yung eksena ang ginawa natin. Kasi talagang naging, syempre si Jules nga, hindi ko pa ganun kalalim kilala na parang I'm easily offended with the words that you were throwing at me during that time. Sabi ko, eh kasi, kasi kung parang ginawa natin yun na sobrang lalim na, parang ang hirap masaktan pag sa'yo galing. Parang yun yung sa akin. Parang ang hirap masaktan, diba? Pero as an as actors, parang it's our obligation and duty to deliver. Actually, so, totoo yan. Pero yun po, actually, ang ano ko naman dyan, siguro nakita lang nila, we just showed the surface of that scene. Di ba? Direk Iris! Sorry, nabasa ko Direk, na. Direk! Miss you, Direk! Let's go, Direk! Di ba? Parang going back. Ang saya pala ng live. Oo, ang dami niya makakausap niya, no? Sabi ni Bless, 140987, congrats po sa inyo. At sabi ni Ethan Roque DC Ate Mara. Oh, alam nila first name mo. Let's go, Jules. Oo nga. Hello po. Hello, everybody. Hello, everybody. Why? Si Mama Raven. Diyos ko, ibang chemistry nila. My God. it came naturally po. Kasi, oo nga ganun talaga. Parang, totoo yun eh. Naniniwala din ako na talaga kapag masaya ka dun sa work environment. Nagmamanifest siya kahit in those silent scenes that we do. Yung kahit walang sabihin, it really manifests. So, kapag may mali, kahit gaano kasaya yung eksena, somehow, you... Magre-reflect. Oo eh, magre-resonate yun, di ba? Eventually, mararamdaman ng audience mo yun kasi nararamdaman mo siya. Pero ito nga, batiin natin lahat ng mga nanonood all the way from Belgium. Wow. Meron tayo dyan from Italy, from Dubai, from Canada,
meron pang Norway. Let's go po. Sana maipalabas din po dyan sa mga lugar niyo yung movie namin. At sana po talaga mapanood niyo. At makapunta kami ni Jules dyan. Oo nga. Ayun. Let's see. Speaking Alden dun sa scene drop, kasi maski tayo nga, diba, nabigla or yes, parang na-overwhelmed din sa scene, merong lumabas din na medyo na-tense ako dun sa lumabas na video rin eh. From direct to death. Anong reaction mo dun? It was really... Wala tayong alam. Ako, I had no idea na lalabas siya. And, nakaka-tense din kasi at parang napasilip na natin, Jules, yung, yun nga, yung mga napakaraming first natin pareho. And kung especially sa'yo, napakaraming first din. And thank you for trusting me. Pero slowly, parang mas nadagdagan yung excitement ko after that leak video and the scene drop as we see the feedback of our audience na in reality po, patikim lang po talaga ito. Kasi ako, Jules, parang, di ba, I'm sure ikaw din, pinag-uusapan natin yan na for the longest time, di ba, yung promo, yes, lagi ng mga pelikula, pinaghirapan po namin to. Yung normal nating sinasabi. Kakaibang Alden po ito, kakaibang Julia po ito. Parang, let's just, you know, step back and think of something that's not like those kinds of stereotypes. Mm. Di ba, pag pinagpo-promote tayo ng movies. So, actually, in reality, po, halos lahat po ng pinapakita namin lately, ultimo po sa teaser launch na ilalabas namin, yes, and sa trailer launch na ilalabas namin, lahat lang po yun is just the surface. Kasi parang ma-appreciate mo na siya, like the scene drop na ginawa natin, yes, today. Ma-appreciate mo siya as a scene. And, you know, as an audience, you see the acting capacity of the actors that was involved in that scene, which is ourselves. And nakakatuwa lang din na, kumbaga, Jules, after your longest time na nagpahinga ka, di ba? Parang this is somehow your comeback. And I'd like to believe, and I'm very thankful that you have done this with me. And parang this is a good comeback for you. Na parang you're telling super the world, I'm ready to be back in this industry. Let's go! De, grabe. Alam mo, super happy and honored lang ako to be with you, especially in this project. And siguro, parang ikaw din eh, ang tagal mo rin nag-stop, diba? And then, yes, ngayon, gumawa ka ulit ng film. Yes. So, parang sa akin, ang sarap sa pakiramdam na na-experience ko yung galing mo. Hindi dahil sa kaharap eh, no? Kaharap bilang camera tayo. Hindi dahil sa kaharap. Actually po, sinasabi ni Julia yan talaga. Kasi ang hirap kasi po, honestly po sa inyo po mga nanonood ngayon, ang hirap po talaga i-fake. Kahit na alam nating scripted ang mga bagay-bagay, ang hirap po i-fake. Teka, kapag... just cut kita. Nanonood yata si Miss Pai. Hi, Miss Pai! Hi, Miss Pai! Thank you for watching po. So going back, sorry, pinutol kita, nakita ko lang. Okay lang. Ay, ang sarap lang sa pakiramdam nung kapag may ka-eksena ka, hindi ka na nape-pressure na paano ko pipigain yung sarili ko to bring out kung ano yung hinihingi ng scene. Sa atin kasi parang eventually every scene, wala, titigan lang, tapos okay na, yes, yun na yun. Nagko-connect na tayo. Usap. Tapos, tapos may mga, kung mapapanood nyo na po talaga yung film, excited po talaga kami. Kasi ang daming mga scenes na part doon na wala po sa script. Pero dahil nadama namin yung characters, pinagdaanan namin yung pinagdaanan ng bawat character naming dalawa and yung love ng dalawa sa isa't isa, sobrang na-feel namin na parang upfront andito lang siya. Talagang tinamaan kami. Yes. May hinihingi yung script pero sumobra yung binigay namin kasi full of emotions. Yes. Oo. Yes. So para ang sarap lang. Ang sarap na gumawa ng ganitong proyekto. And sana ma-appreciate ng lahat. Yes, okay. Tama. Ako, I agree in all aspects kasi alam mo yung... alam ko siyempre after after nating shinoot to, hindi pa ako naging emotional nun. Kasi alam ko, of course, we will still do the promo. Magkikita pa rin tayo most of the time. The team is there. Siguro, kapag natapos na, siguro dun ko na mararamdaman. Kasi nga, di ba, parang nag-enjoy pa ako eh. Kasi, ang saya-saya ko lang gawin lahat, Jules, for this project. Since also po, it's my first venture as a producer. Yeah. Dito sa...
sa pelikulang punto. Alam ko po kasi kung ano po yung meron kami na material, kaya hindi po namin hindi ibibigay lahat ng makakaya namin para maging successful to. And you know, this movie will send a message to the audience. Eh. Parang moreover, diba, of course, we all know this is a love story, yes, because of the title, Five Breakups and a Romance. But ang daming niyang aspects, ang daming niyang mensahe na nasa loob ng pelikula na pag napanood niyo po, ay hindi lang pala to love story. This is a journey. Diba, Jules? Ako nga, diba, let me share yung part na sinabi ko sa habang nagsushoot tayo ng iba nating for promo, na parang ang impact sa akin ng character at first time nangyari sa akin, may baon ako as a person, ha. Tayo pa yung gumanap, alam natin na scripted to, alam natin na parang ito yung eksena na mangyayari sa characters, pero ganun, may nagkaroon ng impact sa buhay ko. For sure sa kanila na manonood habang nasa sinihan sila nakaupo, kasama ang pamilya, barkada, boyfriend, girlfriend, alam kong mafe-feel nila yung naging journey at kung paano yung impact na yon. Sana may ganun ding impact sa kanila. And siguro sa akin, personally, ang dami ko naging question eh, sa sarili ko. About love, about relationship, life. Yes. About life, about the general journey ng buhay natin, di ba? So, eto, sana sila din may baong tanong, may baong action. Hindi lang tanong, kundi action. Kung anong babaguhin nila sa kanilang buhay ngayon para ma-maintain ang kung anong dapat i-maintain at anong dapat ilaban or kung ano yung mga huwag nilang sisihan na babaguhin nila sa susunod. Alam mo yun, ang dami pa po. Ang hirap lang mag-elaborate kasi baka madulas na tayo eh. Oo eh. Pero yun nga po, again, we thank you. We're very excited. Please stand by po sa official launch ng aming mga materials for like trailer and teaser and our poster. Mm-hmm. Pero yung showing po, surprise pa po yan. Hindi pa po na rin pwede po yan. Pero sabi nga po dun sa scene drop natin, soon, 2023. And we thank all po sa yung mga, we thank our producers also, Jules. Of course, Cornerstone, yeah. Sir Erickson, Sir